Muli, magandang araw sa inyo lahat. Narito naman po ang inyong lipod, ang physical reflexology with Crystal Bandit po ng Maxo. No? Sa panahon natin ngayon ay uso-uso na yung mga gadget. No? Sa mga anak natin no, na may ilit mga gadget, no? Ang limit po ng bata sa pag-gadget sa mag-apaw kumaari ay 2 hanggang 3 oras lamang. No? Sabalit minsan po ay lumalampas, no? Babantayan po natin yung mga bata. Pero na lang kung ang anak nyo ay sa labas nagagadget, no? Meron po natin mga subaybayan, no? Sabalit masubaybayan natin yan o hindi, tuturo ko po sa inyo para natin matulungan yung ating bata na huwag magkasakit o magkaroon ng subject sa kanya yung education ng mga gadget na yan, no? Siguro hindi ligit sa kaalaman nyo. Napapanood nyo sa mga balita, no? Yung mga bata ay nagkakaroon ng mga sakit, iba't ibang klaseng sakit, no? May epekto sa kanila mga ugat, no? Pultin mo sa mata at pultin sa yan, sa utak, no? At minsan talagang malaking gastusan pagka nagkasakit ang mga bata, no? Tuturo ko po sa inyo ang pagpapaterapy sa bata, no? Kung paano gagawin, no? Ito po madali lamang, no? Ito pa igagawin nyo lamang sa oras ng kanilang pagtulog, no? Ang gagawin po natin ay i-actual ko na po. Sandali na po. Ngayon, ito po yung actual na gagawin sa bata, no? Ito po ay gagawin natin sa oras ng kanyang pagtulog, no? Para di po sa magkaroon ng certificate o maagapan natin kung ano mamang epekto ng mga gadget sa mga bata. Ito po yung ating gagawin sa bata, kahit sa matatanda, no? Na may ilik mag-gadget, no? Para maagapan natin na huwag magkaroon siya ng sakit, no? Ang gagawin po natin yung kanyang ulo muna, no? E-therapy muna natin siya, no? No? Yan. Ang galima po, no? Yan. Pagkatapos ang gagawin natin, dahil mo nakahid ka sa igaan, no? Para mabilis, no? Pwede natin sa pagsabay ng ganito, no? Yan. Ang gagawin po natin, dahil tayo po ay reflexologist, no? Kasi akala ang iba po yung reflexologist sa massage, no? Yung ating po mga daliri ay nag-focus po siya, no? Nag-pressure siya para po mas effective, no? Kaya kailangan po natin yung ating mga muscle, no? Mga kailitiita na ating mga ugat, no? Yan. Kasi kung sa masahe po ay ginaganong-ganon lang po yan, no? Ang masahe yan. Ganyan po ang ating masahe at ito naman po ang reflexologist, no? Yan. Yan. Ang galimap lang po yan, pagkatapos nakahiga siya, sasayin natin sa rin sa kabilang side, no? Kaganito po natin siya, no? Aha, dito. Yan. Hanggang 5 din po, no? 2, 3, 4, 5. Tapos ang pinakagitna rito, no? 1, 2, hanggang 5 din po siya, no? Yan. At pagkatapos, iiga natin siyang ganyan sa unan, no? At kabilang side, no? So, kung anong ginawa natin doon, ay siya rin gagawin natin sa kabila, no? 2, 3, 4, 5. Okay, sa gitna uli, ano? 1, 2, 3, 4, 5, no? Tapos, iiga po natin yung ating anak, no? Pagkatapos, yung ating kilay, pus mula. Tapos yung nakahigyan sa una, no? Ang gagawin po natin yung kanyang noo, no? Ito yung ating gitna ng ating daliri, no? Mula dito sa pinakagitna ng kanyang ano, sentido, no? Yan. Gaganan lang po natin pa. Taas naman siya, no? Yan. Ito naman po ay masahe, ano? Yan. 3, 4, 5, no? At dito din sa kabilang side, no? 3, no? 5 na rin siya, no? Dito ay ganun din, no? 1, 2, 3, 4, 5, no? Pagkatapos, ang pinakamalaga, no? Dito sa kanyang kilay, no? Pagdating po dito, light na light lang po, no? Dahil ito po ay sentido, masama po yan. Sentido na magpapersa natin, no? Kaya hindi nyo ba naitatanong, no? Yung mga martial arts dyan, no? Yung mga magaling sa karate, kung yan ay maniria ay ang sentido, no? Para ang kanilang kalaban ay bumaliktad, no? Yan, no? Yan. Dito lang po ang ating gagawin. Ito po yung ating buto, no? Hindi po rito ang ano, ng mata, kundi dito, no? Yan. 2, 3, 4, 5, no? At pagkatapos ay ilong niya, no? Yan. 1, 2, hanggang 5 din po yan, no? Yan. Pagkatapos, gagawin natin yung ating kamay, no?
lagi pong yung pinag-iba sa mga regular nating trabaho bilang ating reflexologist, no? Yeah, no? Alam po, lima na, no? At pagkatapos, ang gagawin po natin ito, no? Yung ating mga daliri, no? I-pressure natin dito sa pinakapuno ng teinga, no? No? One, tatlo, tatlo, apat, lima, no? Yan. Ididiin nyo po siya, no? Ididiin nyo po, light lang, no? Huwag yung madimadiin, lima, no? Katapos ay yung likod yung pinakapuno po, no? Pinakapuno, no? Ayan, hanggang lima din po yan, no? Hanggang lima, no? Di naka-isang sita tayo, gawin natin dito ulit, no? Hanggang tatlo, no? Tatlong beses sa lima-lima. At ganun din dito sa kabila, ay ganun din atin gagawin, ano? At dito din sa kabila, no? Ganun. At pagkatapos, no? Awakan natin dito ng sabay, okay? Di nakaiga siya. Mali sa kabilang side, no? Pababa, no? 1, 2, 3, 4, 5, no? At ito ay ating lalapirutin pa. Diba, no? Yan. Ito ay ganun din, no? Yan, hanggang 5. At ito din po ay hanggang 5, no? Yan. Tatlong ulit po natin gagawin yan. Kung anong ginawa natin dito ay ganun din ang gagawin natin sa kabila, no? Pagkatapos po niyan, siyempre, no? Yung mata niya, yung radiation, yung paggamit niya sa cellphone, no? At ang gagawin po natin, yung kanyang kamay naman, no? Siyempre, kung kaliwat kanan siya, no? Walang problema dahil kaliwat kanan ng atin iti-therapy, no? Ang gagawin natin dito, no? Yung mga buto, no? Yan. Ipisilin po natin yan, ipipressure natin, no? Hanggang 5 beses, kung saan pa ako, ha? Yan, no? Yan, 1, 2, 3, hanggang 5 po yan, no? Katapos po dyan ay ito namang pinakagitna ng kanyang braso, no? Yan, no? Yan. Hanggang 5 din po yan, no? Yan. Pagkatapos, no? Yung ating mga kasuan-kasuan dito, no? Yung ating pulitid dyan, no? Pipresyo lang po natin yan, no? Didilan natin ng 3, 4, 5 sa bawat bitaw, no? Yan, no? 5 hanggang 3 ulit lang po yan, no? At pagkatapos ay dito ay ganun din, ano? At ang gagawin po natin, no? Pipisilin po natin yung palad, ano? Yan, no? Ilalim, no? Yung palad, no? At ito yung lalaki natin ay ang magiging sangkalan niya para ma-push natin yung ating daliri pataas, no? Yan, no? Pagkatapos ay titerapin natin dito sa pagitan ng mga daliri, ano? Yan, pwede po natin pagsabay para hindi tayo nirapan, no? 3, 4, 5, no? At ito ay ganun din, ano? Yan, no? 2, 3, 4, 5 at ang pinaka daliri mismo, no? Hanggang doon sa pinaka duktungang buto, no? Hanggang sa lampas ng daliri. 2, 3, 4, 5, no? Sa 2, 3, 4 hanggang 5 dyan, no? Tapos ang kabila ay ganun din, no? Yan. Ngayon kung anong ginawa natin dito ay gagawin natin dito sa kabila, no? Tatlong ulit din po yan, no? At ito pong kanyang palad ay i-pressure po natin siya, no? Yan, no? Dahil ang sa pag-gadget ay medyo nakayuko sa minsan, no? Ang ating spinal cord, ang likod natin ay ito po yung ating spinal cord, ano? Haptos lang po yan mula sa balikat, dito sa likod ng siko, yan hanggang dito. Yan po ang ating likuran, ano? Yan. Gawin po natin siya ng 5, no? Pagkatapos po ng 5 dito, 5 po tayo doon. Sa kabila, 5 dito. 5 ulit. 3 ulit din po yan. At ito po ay ang ating likod, no? Yung ating spinal cord, ano? Yan, no? Yan. Yan lang po ang gagawin natin para maingatan natin yung katawan ng ating bata, no? Na huwag magka-epekto ang radiation, ano? Ngayon ang gagawin natin, no? Yung ating anak ay matutulog na, no? Dahil tapos na natin sa therapy, no? Pupalo po tayo ng Vicks, no? Aginta po ang tamang Vicks. Paglagay ng Vicks, kunti-kunti lang, lalagay natin sa palad, no? At igaganon po natin, ibabanyos, no? Babanyos natin sa kanyang ulo, no? Yan. Para po ma-relax ang bata, no? O yung ating tao na therapy, no? Yan. Ang gagawin natin ay sa inyong lalaki, no? Banyos lang po yan, no? Yan. At isang banyos lang po sa mukha o gawin niyo pong tatlo ay walang problema, no?
yun ang panggagawin natin, yung pinakatuloy, no? Yung ating mga natera po, no? Ganyan lang po, no? Sa daliri lang, no? Pababa lang po. Yan, no? Yan ang panggagawin natin, no? At yung braso naman, no? Yan lang po. Kunting-kunti lang, no? Hindi po yung nangungutata na akala mo eh puti, no? Yan. Banyos lang po tayo ng kunti sa katawan ng ating anak. Kung saan natin siya natapos yung ating pag-therapy sa kanya. Okay yan, nakahiga na siya. Presto, tapos na po tayo. O sige anak, close your eyes, sleep na. Okay, tulog na. Yun po ang ating tamang paraan, ano? Para yung radiation, no? Yung masama epekto ng cellphone o ng computer o ng laptop o ng tablet ay hindi masama, hindi mapasama yung sa katawan ng ating mga bata. Baka naging huli na ang lahat, no, makita nyo na lang yung anak nyo ay pangisay-misay o hindi na gaano makatama ang kanyang kilos o magkaroon ng damage pati yung kanyang utak, yung kanyang pananalita, yung kanyang mga ugat ay hindi na maayos makadalo yung ating dugo, no, na siyang magiging masamang epekto sa kalusugan at sa kanyang kinikilos, no? At magiging pagdaloy ng dugo sa utak at oxygen, no? Na hindi magiging normal, no? Yun po ang gagawin natin at tamang mga pamamaraan na itinuturo ko para ang anak natin at ate maputiktahan sa mga masamang epekto ng paggamit ng gadget, no? At maging sa inyo, no, sa mga nanay, mga tatay, sa mga tiya, no, yan po ang gagawin natin sa ating sarili, no, na tamang paraan ng pag-therapy para yung ating ugat, no, at yung ating dugo ay mapag-circulate ng maayos, no, habang maaga ay maagapan natin, no. Okay, sana kapag bigyan ko sa inyo ng dagdag kaalaman kung paano natin mapagtiktahan ng ating sarili alaban sa mga radiation o sa paggamit ng mga ibang klaseng gadget na hindi maapektuhan yung ating katawan, lalo na yung ating utak, yung ating pagkilos, no? Muli, maraming po salamat at magandang araw sa inyo lahat.